Pinatawan ang 60 days preventive suspension ng sanggunian panalawigan ng Camarines Norte si Mayor Romeo Moreno ng Paracale matapos sa lumabag sa illegal gambling. Ayon kay Attorney Don Colbera, Provincial Legal Officer ng Lalawigan, nagdesisyon ang mga miyembro ng sanggunian panalawigan sa pangunguna ni Acting Vice Governor Joseph Christopher Panotas kasama ang mga board members upang patawan ng preventive suspension ang nasabing alkalde. Matatandaan na noong buwan ng Disyembre taong 2019, inaresto noon ng PNP DAET sa pangunguna ni Police Lieutenant Colonel Ferdinand Villanueva, dating hepe ng DAET Municipal Police Station na isa, si Mayor Romeo Moreno ng Paracale ang isa sa mga nahuli nila na nagsasagawa ng illegal gambling sa isang apartment sa Barangay 1, DAET Camarines Norte. Napagalaman na noon ay walang maipagitang valid ID si Mayor Moreno at nagpakilala itong Benjamin Villanueva, kung saan kahit hindi ito nagbigay ng tunay na pangalan sa mga polis, ay hindi pa rin maitatanggi ng mayor ang kanyang tunay na pangalan. Kaya sinampahan po siya ng kasong administratibo at pinigyan po ng pagkakataon naman si Mayor Moreno na sagutin ang complaint laban po sa kanya. Kaya lang po, after deliberation, na makasagot na po si Mayor Moreno, under the rules po kasi ng sanggunian panlalawigan, titingnan po nila doon kung ang may basihan yung demanda or yung complaint po laban kay Mayor Moreno. At doon po nagdesisyon po ang sanggunian panlalawigan na isuspindi po ng 60 araw pending the investigation on the merits of the case. Dahil tinignan po nila, meron po kasing batayan kung bakit masususpindi ang isang halal na opisyal kapag sinampahan ka ng kasong administratibo. Una po doon, ang sinasabi is the evidence of guilt is strong and pwede po siyang sinasabi yung mga witnesses, pwede niya pong ma-impluensyahan. At nakita po yun ang sanggunian panlalawigan na pasok po lahat doon. Kaya habang pong dinidinig po on the merits yung kaso, ay binigyan po ng 60 days preventive suspension si Mayor Moreno ng Paracale. Lumabag ang mga ito sa Presidential Decree 1602 o illegal gambling at paglabag nito sa pagsisinungaling ng tunay na pangalan kung saan ikinulong noong ang mga kasama nito na naaresto. Isang concerned citizen ang nagreklamo sa mga pulis noon na matagal nang nakakaistorbo sa pagmamanjong kung saan naging matagumpay ang kanilang operasyon. Dahil dito, pagpataw ng suspension kay Mayor Moreno, uupo muna bilang acting mayor si Vice Mayor Adet Acetilla habang acting vice mayor naman si Councilor Edgar Alcala. Ang DILG Provincial Office ay susundin naman ang ipinalabas na kautusan ng sanggunian panlalawigan. Nanawagan si Attorney Don Colbera bilang Provincial Legal Officer sa kapwa niya mga kawanin ng pamalaan, maging ang mga elected officials na sundin ang mga alituntunin na pinag-uutos ng DILG na hindi pagsusugal ang prioridad, bagkus serbisyo sa bayan para pagsilbihan ang mga mamamayan. Gusto lang po namin ipaalam at iparating sa ating mga halal na opisyal and kahit po sa lahat ng mga kawanin ng gobyerno, na ang lahat po nating ginagawa, siguraduhin po natin na naaayon sa batas dahil may mga kakulang pararusa or kaso ang pwede po nating mangyari sa atin. Kaya sana po lagi po nating isipin na ang lahat ng ginagawa natin bilang mga opisyales ng pamahalaan ay naaayon sa batas. Halina kayo sa QQ Pacific, your neighborhood appliances store. Madaling puntahan, presong kaigaan. Aming tuwa ang kayo'y paglimpuran. QQ Pacific. Tara na sa QQ Pacific, ang home appliance na mura at quality items gaya ng washing machine, refrigerator, aircon, TV, kitchenware, furniture at marami pang iba. QQ Pacific. Matatagpuan sa Zone 3, Biak na Bato Street, Barangay Tabuco, Naga City. QQ Pacific. Breakthrough a world where big data beats your worries.
A work that gives you priority when innovations come. This is the Giga Life on Smart Signature. Simplified by the Philippines' fastest mobile data network. The choice is simple. Move up to Smart Signature and make your mark. How do I know it's meant to be? Simple, smart, ako.